left onto MK Lena Street, then turn right. Good day to everyone. Welcome back to the vlog. Now, today's a good day kasi may nakita akong opportunity. May nakita akong post sa Facebook Marketplace na magandang deal sa tingin ko. And malapit lang siya. It's just, I think, 30 kilometers away from where I live. So today, puntahan natin. Tingnan natin kung mabibili natin siya. Sa expressway na tayo dumaan kasi baka ma-traffic tayo pag nagbayan-bayan pa tayo. So yun, dito na lang. Hindi pa uli ako nakakapagpakabit ng RFID kasi yung last na RFID ko hindi ma-pick up nung booth yung sensor ko, kaya ayaw tumaas yung, so I decided to just get a new RFID na lang. Papa-install lang ako ng panibago siguro pag hindi ako nagmamadali, kasi ngayon medyo nagmamadali kasi after this transaction meron pa akong isa pang seller na pupuntahan, so medyo busy today. I was saying earlier na I was going to go through the route doon sa mga bayan-bayan, kaya lang naiisip ko baka naman napaka-traffic, so talo ako sa gasolina. Ito na lang sa expressway. Pero mas masarap sanang dumaan sa labas, yung sa mga bayan-bayan, kasi syempre madami paliko-liko. Mas nage-enjoy ako pag ganun. Kaya lang syempre pag traffic, di yun, talo sa gas. Dito na lang muna for the meantime. Sunod tayo dito sa BMW na to. For those of you na dumadaan lagi dito sa ano, sa expressway connecting Lipa to Batangas, mapapansin nyo ang sama ng daan, especially on that side of the road. Pero dito naman sa left side, hindi, it's not as bad. Ng makina ng kotse na to, nakakasabay siya sa iba eh. Tignan mo, 100 comfortable pa rin siya sa takbong 100 kilometers per hour. Just in case, hindi ko nasabi kanina, sunta tayo sa, may inimit tayo kayo na seller, kasi yun, may nakita akong post sa Facebook Marketplace, car parts ulit, well, again, wheels and tires. Hopefully maging okay yung transaction namin. Kasi yung last na transaction ko, wala, talo ako dun eh. Kasi ang layo ng binyahe ko, tapos yung palang binibenta nung seller, may damage, may crack yung mug. So nagpass talaga ako dun, kahit, alam mo yun, kahit malayo yung binyahe ko, talo ako sa gasolina. Pero yun nga, wala eh, hindi naman ako bumibili ng mga ganong ano, items, sumisira. So hopefully yung bibilin ko ngayon is okay para syempre kumita naman tayo. Again, 100 cruising speed, 100 kilometers per hour. Temperature is normal, kaya sige, go lang tayo. Ang sarap i-drive ng Eon. I mean, lalo na kapag mag-isa ka lang, ang sarap niyang i-drive. Magaan siya. Pero syempre kapag madami kayo sa sasakyan, medyo ramdam mo yung medyo hirap na konti. Kaya gustong-gusto ko itong pagbabay and sell kasi I get to travel for work. Tapos enjoy, kaalagala, yung mga binibili ko, mga car parts pa. Paminsan, ang ginagawa ko, pagkabili ko, hindi ko muna binibenta. Pag nagustuhan ko, gagamitin ko muna. Tapos, pag nagsawa na ako sa ako na ibebenta. So yun, it's like combining work with pleasure. Tapos itong travel ko na to, syempre, ano pa, covered pa nung kikitain ko. So yun, okay na okay. Saya, parang hindi ka nagtatrabaho, parang naglalaro ka lang. Also, you get to meet people.
Ayan, paminsan yung mga seller na kikilala ko, paminsan mga nagiging kaibigan ko pa, yung mga buyer ko, nagiging kaibigan ka pa. So yun, win-win. Just like that, nasa Batangas na tayo. Ang hirap talaga ng walang RFID. Nako. Time consuming. Uy, ang laki ng truck. Sige po, una na po kayo. Tip lang guys, pag may kasabay kayo na truck, paunahin nyo na lang. Baka nga naunahan nyo, tapos later on nabangga naman kayo sa kwet or nasabitan kayo. Ako, it's not worth it. Paunahin nyo na. Continue on the one. Batangas Provincial Road for 4 kilometers. Alright po, sige. Oh yes. Viewers, pagliligo tayo ha, always use your turn signal. Ang dami kasi nakakalimot sa daan eh. Basta na lang lumiliko. Tapos pag nagka-aksidente, sila pa yung galit. So kaya siya nandyan for us to use. Uy, meron nakasunod sa atin na iyon din. Same color. Ay, sa atin kapalampasin natin. Tabi tayo ng konti. Ayun, hi sir. If you're watching, shout out po. Uy, medyo paliko. Gusto ko to. Take the next right onto Bawan, Batangas Provincial Road, Palico, Balayan, Batangas Road. Okay po. Uy, konti na lang. Yay, excited na ako. Okay, naku, shucks, malalim. Oh no, oh no. Okay lang. Your destination is on the right. Hindi ko sure kung may pera ako. Shucks, nakalimutan ko yata mag-withdraw. Okay, ito na sila guys. I-inspectioning ko na lang. Tapos ikakarga ko na dito sa sasakyan natin. Guys, nakalibre pa ako ng Lomi kasi may Lomian sila dito. Tapos libre pa yung soft drinks. Grabe, ang bait ng seller. Nakakarga na yung ano, yung gulong sa likod. Naka-discount ako dyan. Maganda yung deal na nabigay sa akin. Tapos, eto pa. May free pa akong Lomi. Tapos, at the same time, pag nagpalinis daw ako ng aircon, may discount din. Yung seller ay may shop ng aircon. So, yun. Pag magpapalinis daw ako ng aircon, may discount ako pag doon ako nagpagawa sa kanila. So yun, kaya gustong-gusto ko itong trabaho ko to kasi yun nga, I get to meet people. Yun, nagkakameron ako ng mga bagong kaibigan. So yun, babalik na lang ako sa Lipa kasi yun nga, meron akong isa pang appointment. Shoutout po sa seller, napakabait niya pong ka-deal. So yun, thank you po. Nakadating na. Ibababa ko na lang itong mga to para syempre malinis para maipost na. It's been 3 days since nabili ko itong mga mugs na to and fortunately may kumontak na sa akin expressing their interest dito sa mga gulong. So yun, bali padating na sila. Doon na nga sila, yun, nagpa-park na lang sila tapos titingnan nila yung mugs ko. It is the day after the sale and I'm really happy to report na I made profit out of that transaction. Dire-diretso lang, dire-diretso lang yung ano natin, pangangalakal natin. As I call it, may kita pa naman eh. Kahit papano, kahit hindi ganun kalaki yung kita, at least
masaya naman ako sa ginagawa ko. At saka mas gusto ko tunggat ng trabaho kaysa naman nasa office ako, 8 hours ako nandun, tapos I mean, hindi naman ako masaya. So, ayun, ito na lang muna. I hope this series serves as a guide for those people na gustong magkamero ng extra pagkakakitaan but don't know how to start. Ito, try nyo itong mga ganito. You know, try trading. Siyempre, yung titrade nyo dapat yung mga bagay na familiar kayo, yung alam na alam nyo talaga para siyempre hindi kayo maloloko. Pero yun, it's a good practice. Profitable. I mean, yung ginagawa ko, for example, okay naman yung kita. Kung nagustuhan nyo yun, napanood nyo, please hit the like button and please subscribe to my channel because as I always say, I make these videos just for you. Bye-bye, guys.